kaibigan, maaari mo bang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos ng channel na ito. Ang Hacienda Luisita ay matatagpuan sa probinsya ng Tarlac. Ito ang isa sa pinakamalaking sakahan sa ating bansa. Binubuo ito ng mahigit 6,000 hektarya at ito ang isa sa malaking pinagkukunan ng asukal sa bansa. Noong 1780, sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, napasakamay nila ang Hacienda Luisita dahil sa alam ng karamihan na nahilig ang mga Pilipino sa tabako at sigarilyo, ay nagkaroon ng kasunduan ang pamahalaan at otoridad ng Espanya na magtayo ng sakahan ng tabako, na ang maaari lamang magtinda at magtanim ay ang mga Espanyol lamang. Makalipas ang 100 taon sa pangunguna ni Antonio Lopez, ay napasakamay niya at ng mga Pilipino ang lupain at naglaon ay pinangalanan nitong Tabacalera. Noong 1900s, sa panahon ng digmaang Amerikano at Espanyol, sa pagpasok ng Amerikano sa Pilipinas, tinangkilik nito ang mga asukal na mula sa Hacienda Luisita. Sa kadahilanan ito, mas binigyan ng pansin ng Tabacalera ang pagtatanim ng mga tubo para makagawa ng asukal at naging isa sa pinakamalaking supplier ng asukal sa buong mundo. Noong 1940, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, sa pakikidigma ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa mga Hapon, nabuo ang grupong Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon. Sila ay ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita. At dahil sa problemang dulot ng digmaan, ay napilitan ng pamahalaan ng Espanya na ibenta ang Tabacalera kasama ang buong lupain ng Hacienda Luisita. Noong 1957, sa panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, si Ninoy Aquino, ang kanang kamay ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, ay nakiusap at nakumbinsi ang dating Pangulo na ibenta ang buong lupain kay Jose Cuanco Sr., ama ng kanyang asawa na si Corazon Aquino. Ang pera na gagamitin na pambili sa lupain ay nanggaling sa pera ng pautang ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa GSIS sa kondisyon na ibinigay ni Pangulong Magsaysay. Ang kasunduan, pagkatapos ng 10 taon, ay ibibigay at ipamamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka. Pagkatapos ng kasunduan iyon, kaibigan, noong March 17, 1957, may balitang nangyari. Ang dating Pangulong Ramon Magsaysay ay naaksidente sa sinasakyan niyang eroplano at namatay. Noong 1967, matapos ang napagkasunduang 10 taon, ang mga Cuanco ay hindi tumupad sa kasunduan. Hindi nila ipinamahagi ang lupa na para sa mga magsasaka. Dahil sa mga pangyayari at pang-aabusong ito, nabuo ang dalawang alyansa o grupo, ang United Luisita Workers Union at ang Central Azucarera de Tarlac Labor Union, na mayroong layunin ipaglaban ang pang-aabuso at karapatan na ipinagkait at inagaw sa kanila. Noong panahon ni Pangulong Marcos, nagsumiti ng kaso ang dating Pangulo sa mga Cuanco patungkol sa kasundo ang hindi isinakotuparan. May ilang nagsasabi na mga kritiko ni Marcos na aksyon niya raw ito laban sa mga Aquino, pero para sa mga magsasaka, ang aksyon na iyon ni dating Pangulong Marcos ay biyaya para sa kanila. Noong 1986, patuloy na pinaglaban ni dating Pangulong Marcos ang lupain na para sa mga magsasaka. Kaya pinag-utos nito sa Regional Trial Court na ibalik ang lupain ng Hacienda Luisita sa pamahalaan ng Pilipinas para mapamahagi ng tama at pantay-pantay ang mga nasabing lupain. Iginiit at sinabi ng mga Cuanco na masyado raw silang hinaharas ni dating Pangulong Marcos na isuko ang Hacienda Luisita. Sa bisa ng People Power Revolution at sa pagpapatalsik sa dating pamahalaan ni Marcos, naging unang babaeng pangulo ang anak ng may-ari ng Hacienda Luisita na si Corazon Aquino. Binasura nito ang kaso at nagsumiti ng batas ang dating Pangulong Aquino ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, na kung saan ang lahat ng lupain at bukid sa Pilipinas, pribado man o pampubliko, ay ipamamahagi sa mga magsasaka. Ngunit iba ang naging usapan, kaibigan, sa lupain ng Hacienda Luisita. Marami ang nagtataka na ang ipinatupad dito ay ang Stock Distribution Option o SDO, na kung saan, imbis na lupain ang ipamahagi, ay sosweldohan o babayaran na lang ang mga magsasaka. Dahil sa bagong reforma na ipinatupad ni dating Pangulong Corazon Aquino, ay walang nagawa ang mga magsasaka para bawiin ang ipinangakong lupain na para sa kanila. Kumikita lamang ang mga magsasaka ng 9 piso
at 50 sentimo kada linggo at isang beses lamang pwedeng magtrabaho. Noong November 6, 2004, naubos na ang pasensya ng mga magsasaka sa pang-aalipin at pang-aabuso. Bumuo sila ng grupo para ipaglaban ang mga lupain na dapat sa kanila. Makalipas ang 10 taon, nag-utos ang Noy Labor Secretary na si Patricia Tomas na magdala ng mga kapulisan at sundalo para paalisin at labanan ang grupo ng mga magsasaka. Super Stitch Double Choco! Double the choco! Bawat bite! Double the crunch! Bawat kaga! Pinaulan na ng bala, tear gas ang mga magsasaka na Nooy gusto lamang ipaglaban ang kanilang karapatan at lupain na ipinagkait ng iisang pamilya. Sa pangyayaring iyon, 133 ang mga nadakip, 121 na mga magsasaka ang sugatan, at 7 sa kanila ang namatay. Makalipas ang 1 buwan, si Marcelino Beltran na magtitistigo sana sa nangyari at para mabigyan ng hustisya ang kapwa niyang mga magsasaka ay pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang tahanan. Kinasuhan lahat ng mga pulis at sundalo na may kinalaman sa nangyaring insidente. Ngunit binasura ito ng ombudsman noong 2010. Makalipas ang 4 na taon, noong 2014, ay hiniling ng mga kaanak ng mga biktima na mabuksan muli ang kaso patungkol sa binansagang Hacienda Luisita Massacre. Ngunit dahil ang pangulo ng mga panahon na yon ay isang Aquino, binasura muli nito ang kaso. Hanggang ngayon, kaibigan, ay walang natatamong hustisya ang mga kaanak at mga naiwan ng mga biktima. Ang tanong, kaibigan, ano na nga ba ang estado ng Hacienda Luisita ngayon? Sa tulong ni Pangulong Duterte, na ipamahagi na ang mahigit sa 4,000 hektarya mula sa mahigit 6,000 hektarya ng mga lupain na para sa mga magsasaka. Ang iba naman ay ginawa na ring mga pasilidad at kalsada. Bagamat paunti-unti nang nabibigay ang mga karapatan na para sa mga magsasaka, hindi pa rin makakalimutan ng mga kaanak pati na rin ng taong bayan ang sugat na inukit ng kasaysayan sa binansagang Hacienda Luisita Massacre. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lamang magpasalamat sa mga kaibigan nating na walang sawang sumusuporta sa channel na ito.